pangit. Yung pangit lang is nakakasira ako ng gamit. Ewan ang presi. Problema na napagdaanan mo before ka napunta dito sa team na to. Kasakit si nanay na ospital, nagkanda utang-utang, namatay, si tatay rin, namatay rin. So, seryoso ka sa'yo? Eh, hindi. Seryoso ka? Oo. Inegosyo mo at anong... Thank you, sir. Naiyak ako eh. Alright, magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay pupunta kaming motor trade at tripan natin ngayon si Neil. Nandiyan sa loob eh. Basta tripingan lang muna natin at tripan natin ngayon. Okay, let's go. Ano sabi mo, Nel? Sasaya ako sa Rosso Vino kapag mabilhan mo ako. Oh! Budots. Totoo talaga ha. Sasaya ka ha. Ay, baka sarado naman na yung ano nito no? Nung no? Rung ano? Yung motor trade. Baka sarado na pagdating natin doon. Anong kapabersa? Sidero lang sa akin. Basta talaga, tandaan mo ha. Ang sabi ni Nel, akala niya hindi ito totoo eh. Pag totoo daw na bibilhan natin siya ng motor ay yon, sasayaw daw siya sa Ruas Abinyo. Hanggang sa ano? Hanggang saan siya sasayaw? Hanggang sa Ruas Abinyo. Hanggang sa ano? Lumang-luma na yung motor. Ilang ano na ba yung motor mo? Ilang ano na? Ilang years na? 8 na yan? 8 na? Matagal na. Nagpapalya na ba? Minsan. Ah, lalo na pag naulanan. At walang gasolina. May gasolina. Mawala lang ako lang pera, wag lang gasolina. Eh, oh, I can see wala bibirmi. Opo. Can see wala yung malay na tao, di ba? Sino ba nag-aawak ng pera sa inyo? Si Mrs. Ha? Si Mrs. Si Mrs. Mrs. mo. Sino pangalan ni Mrs. Diba, mo? Diba? Basta Mrs. Ilan ang Mrs. mo eh? Isa lang. Ha? Ayan, sige ha. Kala nito nagbibiro ha. Makikita tayo sa motor trade mga kapobs mamaya. Downan mo naman, I'm not going up. Dadawan lang naman siya naman ang uulog eh. Ay, nako. Baka mo na po ko. Dadawan lang naman, ikaw naman yung mag-uulog. Ayan na, motor trade na. That time, may sige, tapos tabi ako. Ah, sige, bababa kami nung. Kung mag-try. Kala talaga ni, akala ni Lil Bar, nagbibiro tayo eh. Nandito na tayo sa motor trade, oh. Saan si Ate Maylin ba? Sir? Good afternoon po. Ano yung... Pipili kami ng motor po. Si Lil Bar, ah. Parang mapapasubo pa. Alika dito. Halika dito, pasok tayo dito. Pasok tayo. Papasok tayo sa taas, sir. Ayan. Pasok na tayo sa taas. Dito yung... Opo, dito naka-stop yung ano nyo pala sa taas. Ito, sir. Ayan. This one is 52,158. Opo, pag-cash po. Ito na po yan. Ito na po yung cash niya. Mag-a-add on lang po tayo ng additional 1.5 para sa registration. Okay. Yung registration po natin is within ano lang po, 10 working days lang po. Opo. Makukuha niyo na po, ma-access niyo na po yung register niyo. Opo. May card naman kayo dito, no? Yes. Card payment? Wala right now. Wala kayo? Wala pa po sa ganoon. Ala. So cash basis talaga kayo? Yes po, opo.
Tama-tama, may dala si Sir Onasap. Yan yung problema natin. Cash basis pala sila. So kailangan mag-withdraw tayo. Hello. May... Ay, nako. Wala ng bangko. Bangko. Wala kayong card na ano? Wala. Hindi pa po, right? No? Hindi pa. Although nasa pipeline na po ng company. Oho. Kaso hindi pa na-materialize. Ayun. Mas... Mag-try tayo mag-withdraw. Kung maabot. Sige. Oh, sige, balik tayo. Sir, thank you, sir. Manager. Thank you po. Thank you. Ano naton? Eh, gusto na ako ng water system ano, yung patindog na. Sink up water. Ano ba kayo? Ano ano ba kayo? Mga tubo lang man. Tubo, mga kuan yun da. Kuan doon bayad sa fiber nga. Eh kasi kung motor abi ay siyempre hindi agad na. Okay, papakita. Hindi man ma Di ba yan? Oo. Ay ano lang. Ay cancel lang. Oo. Ano ay basi kung pinalok. Ay, what the fuck, gadjok. Ay galing ay, nag-istorya ba takani kami ng daiba at ito kaming daiba ng panaw sa shopping, oh. Ano yung problema? Bro, alin? Ang water system lang. Aman, mga pilar water system. Tubo lang, ano ba? Tapon yung tao lang, nakapausap yun ako yung tubo. Ano yung priority? Kasi kung so, ayaw mo na ng motor? Yeah, huwag mo na. Hindi, motor ay. Gusto yan. Naman, kaso ay mas marami pang priority. Oo, oh, hindi, abi. Ah, oh, okay. Oh, ay magkano yung sa water system? Magkano lang naman yung mga nasa around siguro mga 20, pati na yung labor. 20,000? Ay, okay. Yun na lang doon? Oo, oh, sa motor ay, ambag, siyempre, kung pang biyahe, ay kunta ang pagkitaan, pag-aagay, oh. Hindi manabi. Akala mo kasi nag-joke ako eh. Ay, kailan pa ba ako nag-joke? Kahapon? Ay sige, ay sabihin na lang natin sa taga motor trade, mas okay naman yan na ganyan water system. Ay, nakalisod mo, pinawat baboy. Kasi sa baboyan mo, mas kung ano yung mas pakinabang sa'yo, ay yun ang anuhin mo, yun ang mas i-priority mo. And mas maganda yung ganyan na nag-prangka ka. So hindi na tayo bibili ng motor. Oh, ay, ano naman yan, ewan ka motor yun, siyempre. Dahil si misis mo pala may motor din. Oo, oh, motor bike. Ano yung, ano? Una-una mong motor. Yung pinakauna ko yung Weibo na. Oo. Oh. Marami pa kasi akong, ano sir eh. Priority. Mas uunahin kaysa sa service ko. Meron naman akong service. Tsaka gumagana pa naman. Kasi ito mga kapobs, nag-withdraw na talaga ako ng pera. Tapos, kasi yung sa ATM ko hanggang 50,000 man yung pwedeng withdrawin a day. So, naka-withdraw na ako. Tapos, pagbalik ko dito sa sakyanan, ang sabi ni Neil at ni nung Arnel, nag-usap sila dalawa. Nahiya. Siguro si Neil magsabi sa akin na... Pwede kami, sir, marilis. Akala ko kasi, sir, pwede marilis. Akala ko kasi nagbibiro lang ikaw. Oo. Kala ko lang yun. Kala yun lang, kala ko lang. Kasi ang pagkakala mo kay Archie, nagbibiro. Pero sa inililigawan niya, hindi siya nagbibiro. Hindi talaga ako nagbibiro. Kasi tamimi na siya. Hindi kahit yung nililigawan ko, hindi ko binibiro. Kasi hindi rin ako nagsasalita eh. Hindi, kailan pa ako ba nagbibiro sa inyo? Diba? Kanina lang. Eh, kailan pa ako nagbibiro? Eh, kahit yung mga itong mga bagay na natanggap natin dito sa mundo na ito, nagbabahagi nga tayo sa ibang tao. Kayo pa. Kayo pa, hindi ko bahagihan. Ay, abang. Diba? Account ang doon ganito po lang. Diba? Kita niyo yung reaction nga ni Jay last time na binigay ko sa kanya yung yung telepono ko. Sabi ng bata, totoo lo? Oo, bigay ko sa'yo. PLDT yan. Oh, yung iPhone, oh, di ba? Kaya kayo, iikot lang tayo ngayon. Kumbaga, yung ating... Kumbaga, hindi ko naman mabigla yung pagbigay ng mga
blessing sa bawat isa sa atin, sa inyo. So, kahit kumbaga monthly or next month, sa sunod na month, sino naman sa inyo ang mabigyan, ganun lang tayo. Kasi alam ko lahat tayo deserving na mabago yung buhay, kumbaga. Tumutulong nga tayo sa ibang mga tao eh. Eh si Nilma, nakita ko yung motor niya kasi nadala, pagarpar na, medyo nagaano na. Si Nilmar man na ito kasi ano man to siya ng maano man to sa buhay. Practical ba? Pero pikon. Pero pikon pagka nag-discuss kayo. Minsan. Pero hindi nagpapalat na sir, ah. Oo. Kaya nga plastic. Pag serious na yung nag-aasar, yun medyo napipikon. Tupperware ba yun? Ano? Pag serious na yung nag-aasar, medyo napipikon. Eh kaya minsan kasi wala sa timing eh. Ganda ng usapan, seryoso na eh. Mabuti na lang, walang card eh. Kung may card, nakamotor ka na ngayon. Ay, masama pala ang loob niya pag may motor siya. Sama pala ang loob niya, no? Kasi hindi niya gusto yung motor. Hindi niya gusto yung regalo ko. Gusto ko naman yung motor. Kaso lang, mas marami pa kasi yung dapat unahin. Nandiyan naman yung motor na yan. Okay. Nagbabago yan kada taon eh. Yung pang-araw-araw natin, kailangan talagang mabigyan ng pansin eh. So ano yung gusto mo ngayon na ano, anong gagawin mo nga? What sa water system ko, kung may sobra, ano sa baboy, yun lang. Water district? Water system ng, magpatayo ka ng Metro Calibo district, water? Hindi, iba naman yan. Ano water po? District yun eh. Ah, para sa ano yung sa water system? Sa bahay lang, sa papasok sa loob ng bahay, para hindi na ako mag-iigib. Ah, water system na yung saan electric, nagagaling ang tubig? Sa, nagpaano na ako, nagpabaon ako ng PVC pipe para doon ako kuha ng tubig. Parang bomba? Parang puso lang siya pero Electric high siya. High-tech na siya ngayon. High-tech. Papunta na doon sa baboyan mo? Papunta sa baboyan tsaka sa loob ng bahay. So pipindot pero, na lang ganyan? Electric, bubukas ka lang ng gripo. Sino nagbaon ng tubo? Si Pitch? Hindi. Uy, lagot na naman. Hindi ha? Tubo? Siyempre, mas malakas si Pitch, di ba? Strong. Pinaano ko rin. Baon ko rin sa ano, taga doon din sa amin. Yung mga, sa mga plumbing. Oo. Sige. Dito na tayo mag-usap. Kaya may ka-meeting man tayo dito sa coffee break. Wala pa naman sila. Dito na tayo magpatuloy. On the way daw sila. Neil, sa loob ng dalawang taon na dito sa Pobring Vlogger, isang taon ka? Dalawa, no? Magdadalawa. Dalawang taon. Kumusta naman ikaw? Okay naman, sir. Kahit papaano, na ano ko yung mga pangangailangan namin sa loob ng bahay. Yung mga utang na naiwan sa akin ng nanay at tatay ko na fully paid ko na, mga sa hospital bill, burial nila. Tapos parang nakakaano rin, kung baga nakakabangon-bangon na rin. Nakabangon-bangon. Nakabangon-bangon na. Ano yung biggest challenge na o problema na napagdaanan mo before ka napunta dito sa team na to? Dati kasi sir, di ba, na nakwento ko rin sa iyo doon pa tayo sa mention ko na rin. Siyempre, ano lang doon eh, below lang yung sweldo natin, below minimum lang tayo. Tapos na ano pa ako ng nagkasakit si nanay na ospital, nagkanda utang-utang, namatay si tatay rin, namatay rin. Sunod-sunod kasi yun eh. Hindi lang si nanay, si tatay. Yung isa kong lolo na bali ano, pinsan ng lolo ko. Yung isa ko lolo, pero nandiyan din sa mga sunod-sunod din. Tapos yung kuya ni tatay na wala ring anak. Parang naano ko ba lahat, naramdam ko rin na parang hindi ko nga maano na ba't nagsabay-sabay sila. Nawalan pa ako ng trabaho. Timing din yun kasi nagpaalam lang ako na babantayan ko lang si Mrs. sa ospital kasi na-ospital doon si Malin. Tapos after na nakalabas na kami ng ospital, pina-quarantine ako. Sabi nila 14 days, ganyan-ganyan, further notice.
Hanggang umabot ng mga siguro mga dalawang buwan akong tambay. Parang hindi na, parang nawalan na rin ako ng ano, ng chance na makabalik doon. Hanggang hindi nga nang ako nakabalik. Yung ginawa ko na lang, nagtanim-tanim na lang ako. Hindi, siyempre may ano naman ako, may baboy naman ako. So, within sa 40 days, hindi ka nila tinawagan na... Wala. Walang communication. Basta yung sabi lang sa akin dati, further notice, yun. Wala na. Wala rin definite na reason kung ano. Wala rin. Tapos tumawag ako sa management, sabihin, awol daw ako. Naawol ka dahil sa pagbantay sa misis mo? Yun yung sabi nila kasi hindi daw ako nagre-report Naghihintay lang ako ng further notice nila, paano ako magre-report? So hanggang napunta ka naman dito sa... Na-hire mo ako. Doon na parang, siyempre, ano rin ng Panginoon na maging kabahagi din ako dito. Siyempre yung, ano ba, makatulong din. Parang kahit papaano, ramdam mo yung bawat galaw mo na, ramdam mo sa bawat bigay mo, nakakagaan ng loob. Yun ba, mga ganyang feeling lang. Bawat bigay na? Bawat gawa. So yung mga pagpunta natin, pagtulong natin, kumbaga nararamdaman mo. Oh, kahit pagod, kahit malayo, kung gusto talaga may paraan, kung ayaw may dahilan, ganyan ba? Ano yung mga natutunan mo dito sa team natin? Marami. Ano? Kung halimbawa siyempre natutunan ko dito kung paano makisama, paano mag... Siyempre, naroon ko naman dati yung pakikisama. Madami naman akong mga circle of friends. Pero yung mga pakisama, basta mga hindi mo pa kilalang tao, mga ganyan ba? Parang naano mo rin, mahaba dapat yung pasensya mo. Mga ganyan lang. Natatakot ka ba sa akin? Siyempre. Ha? Oo, takot ako. Bakit? Sa totoo lang, takot lang. Hindi naman sa ano. Siyempre, sabihin na natin ikaw yung boss ko. Takot din ako na... Takot ako sa'yo. Bukod sa ikaw yung nagpapasweldo sa akin. Yung tinuturo mo sa... Pero yung takot ko, ano ko rin Pag-respeto siguro. Parang ganyan din. Pero yung takot ko kasi parang... Kung sa akin lang... Hindi ko naman Hindi ko masabi sa Tagalog ka, eh. Takot ka, anunin mo. Parang akong ba, bukod sa respeto ay, takot ako, headlock man akong, kung alin man baga matabok ka, siyempre, gasaka kita sa bukid, bukod na to't kilala ang mga tao. So natatakot ka, hindi sa akin, kundi sa security. Security. Sa seguridad. Pero kasi galing ka naman sa iba't ibang mga kumpanya or iba't ibang mga pinagtrabahuan mo, ano yung the best na nangyari sa iyo or kung may pangit man na nangyari sa iyo dito sa ano sa itong sa larangan na ganito trabaho? Wala namang pangit. Yung pangit lang is nakakasira ako ng gamit. Walang presi. Pero sa ano wala akong ano. Zero ako wala sa... Wala ang sama ng loob sa amin? Wala. Kanino sa amin? Wala. Siguro nga kayo may sama ng loob sa amin. Oo, dahil sinisira mo yung mga gamit. Wala. Yung hindi dapat lagyan ng mainit, nalalagyan mo ng mainit. Pero alam mo yan kasi family, we are family, tayo family, tayo dito sa Pobring Hamburger. Ano yung nakakaiyak na moment mo dito? Siguro yung ano yung hinire mo ako as Pobring Vlogger. Bakit anong naisip mo? Siyempre doon ako sa ano doon ako sa punto na sinabihan ako ni Malin na maghanap ka na ng trabaho sa pandemic na. Wala talagang mapasukan. Sabi ko hintay-hintay na lang tayo baka darating din yung swerte. Yun yung ano yung pag-hire mo sa akin doon ako na mismo. Ano naman yung pinakamasayang nangyari sa'yo dito sa team? Dito sa amin natin?
pinakamasaya. Heart to heart talk na ito. Ano yung pinakang hindi mo malimutan? Yan ang tagpo. Yung... yung sa binigyan mo ako ng bonus. Hindi naman... Bali yung pagbigay mo kasi noon, hindi mo sinabing bigay ka agad eh. Loan, yung sabi mo. So tinanggap ko yung... Tinanggap namin eh, ano, yung loan, ni Renz. Yun, siguro yun yung happy moment ko kasi yung... Magkano yun? Yung niloan, 50? 50,000. Yung loan na yun, yun yung pinagawa ko ng... Ano, bali babuyan ko. Kasi di ba pinalis kami doon sa babuyan namin. Eh, nag-ano na eh, inati-hati na ng magkakapatid yung lupa. Kaya ako parang nanon ako doon. Inilipat ko na yung babuyan ko. Bali, yun pala yung mga nangyari. So, nung binigay kayo ng, yung naisip ko kasi noon, gusto ko kayo na makita na hindi lang yung ibang mga tao yung natutulungan. Gusto ko rin yung bawat isa sa inyo natutulungan natin. So, nagbigay ako ng pa-loan sa inyo ni Renz na tag 50,000. Tapos nung huli, hindi ko na pinabayaran lahat yun. Mm. Ano reaction mo nung... Siyempre, natuwa ako, sir. Siyempre, parang ano na yun eh. Ano ba yung ano dyan? Yung tamang term? Parang blessing. Blessing. Oh, blessing na yun. Na hindi ko na po problema kung paano ko babayaran yun. Malaki yun eh. Kasi ako, alam, kilala mo naman ako, kahit nung magkasama tayo sa istasyon, sa dati pa, kahit konti ang mga sweldo natin, konting blessing, nagbabahagi talaga ako sa mga kasama ko, mga kapobs. Yun ang nadala ko dito na as naging leader nila dito sa Team Pubring Vlogger, ay ganun pa rin ako mula noon. Although minsan, may mga time na, di ba, sa pagsatrabaho talaga, may pagka-stricto talaga ako minsan. Oo, oh, diba? Tama yun, sir. Pero yung pagka-stricto mo naman, sir, is nasa tama naman. Eh. Kasi kung hindi ka magiging stricto, abusuhin ka rin. Ikaw, number one. Oo. Oh. Eh, hindi naman. Hindi naman ako nagpapasawa. Si Neil ang isa sa pinakang hindi siya mariklamo. No, hindi siya mariklamo, maano siya, mabait siya, no? At saka pag sinabi ko, Neil, ito, gawin mo ito, hindi siya nagreklamo. May mga time lang, siyempre, naunawaan ko, minsan may mga problema sa labas, o ano, siguro nadadala yung, minsan yung, may time kasi na hindi rin natin masabi na perfect ang araw natin, di ba? Kahit ako, na ano ko rin yan. Pag nasasagot mo ba ako, pag uwi mo, anong iniisip mo? Nakukonsensya rin, sir. Nakukonsensya ka? Parang sa iniisip ko, ba't ko yun ginawa? Sa kabuot. parang na ano ko, na over limit ako sa ano. Sa pero pasensya ako, hindi ako nagtatanim ng galit sa inyo. Pag, di ba, nasasagot niyo ako. Prangka kasi ako, di ba, pag nagagalit ako, sinasabi ko sa inyo. Oh, tapos bigla kang tatahimik. Tatahimik na ako. Pag sinagot mo ako, tatahimik na lang ako bigla. Tapos, one day lang yan, the next morning, pagbalik naman nila, okay naman ako. Pero ikaw hindi ka talaga nakakatulog? Nakakatulog naman, kaso lang mahabang isip. Mahaba yung iniisip kung paano ka makakabawi, paano mo makukorek yun. Kaya pagdating ko ng umaga, sir, kape ka, sir. Gumaganyan ako eh. Lalo na pag may ginawa ko ngayong hapon, pagka umaga, babawi na ako. Kaya nga, pansin ko eh, sabi ko, bakit ito nag ano nga kape ka sir? Magkape ka diyan. So masaya ka dito. Masaya. So, kanina lang nagbibiroan kami. Nakita ko yung motor ni Nel. Actually palagi ko 'yan na obserbahan na luma na. Tapos akala ni Nel kanina kasi kahapon lang ako nagsweldo sa YouTube. Sabi ko, pupunta tayo sa motor trade, bibili tayo. Ano yung naisip mo kanina na pagsabi kong ganun sa'yo? Akala ko nagbibiro ka eh. Nagbibiro? Oo. Kasi minsan nagbibiroan lang tayo doon sa apartment eh. Hindi ko anong seryoso ka na pala nun. Tsaka ikaw kasi yung ano na, ikaw yung tipo ng tao na hindi mo mabasa yung ano, kung ano yung iniisip mo.
matagal ko pa bago maano kung nagbibiro ka, kung seryoso ka. Doon ka nahihirapan sa pagbasa ng biro ko at totoo. Oh, kahit kaya no, kahit kay Renz, hindi ko malaman kung nagbibiro o kung seryoso na. Si Renz, ganun din. Oh. Si Renz din ay sa susunod na mga buwan, siya rin ang ating i-hotseat dito. Oh, pwede rin. So, nung pumunta na tayo sa motor trade, di doon sabi mo nagbibiro pala ako sa bahay. Mm. Tapos pagdating sa motor trade, parang mapapasobo na ako noon. Mapapasobo na talaga, buti na lang. Dahil sabi mo, sasayaw ka sasayaw ko sa gitna highway, ng highway. Pagka pininag kita talaga, totoo. So, totoo nga. Totoo nga. Pero bakit nung nag-withdraw na ako dahil wala silang card, bakit umatras ka? Kasi iniisip ko, parang ano rin, parang kung ano may dapat pa kasing mas unahin, may kailangan pang paglaanan na iba kaysa sa ano, kaysa sa motor. Parang kung ako sayang din yung pera. Kasi may service naman ako, okay pa naman yun. Konting maintenance lang. Ano lang naman yung sira, ano? Unti lang. So, mas gusto mo na may iba pa ikaw paglalaanan. Oh. Okay, so yung ano kasi mga kapobre ng motorsiklo ay nasa 50,000 pesos. So ayaw mo naman nil na mag ano na tanggapin yung motorsiklo. Bibigay ko sa iyo yung cash. 50,000. Oo. Seryoso ka sa'yo? Hindi. Seryoso ka? Oo. Inegosyo mo at anong mga paglalaanan ninyo. Dahil naging mabuti kang kaibigan, mabuti kang kasama dito sa Team Pumbring Vlogger, and wish ko lang na ipanalangin ninyo ako palagi na mas damor pa ang mga blessing na matanggap natin dahil kilala naman ninyo ako. Thank you, sir. Naiyak ako. Iyak kasi alam mo naman yung dami ng mga pinagdaanan natin sa mula nung magkasama tayo sa station hanggang magkasama-sama tayo dito, one family. Ang sabi ko sa inyo noon, yung mga bagay na hindi natin napagdaanan noon ay ipaparanas ko sa inyo sa abot ng mga kaya ko. Hindi ko pwede na ako lang ang bibili ng mga kailangan ko. Kailangan rin yung mga kasama ko rin. Ano rin ninyo, matamasa rin ninyo yung mga blessing na kumarating sa buhay ko. Malaking blessing to, sir. Blessing na talaga to, sir. Oo. Ano mo? Iyak ako eh. Practical na. Iyak tuloy ako eh. Practical tayo. Ang isa sa pinakang nabiliban ko sa'yo is yung pagiging practical mo sa buhay. Yung talagang nagde-decide ka ng kung anong pinakamaganda na gagawin sa buhay mo. And yun ang isa sa mga hinahangaan ko sa'yo. And kahit minsan sumasagot ka, nakonsensya ka naman. Oo, nakonsensya talaga. Parang kada, parang iniisip ko rin eh. Sinasabi ko kay Malin eh, parang may nagawa na naman akong kasalanan kay Archie. Parang nasagot ko na naman siya. Yung maganyan ako kay Malin, dapat pas, magsuri ka. Yung maganyan din si Malin sa akin. Kaya minsan nag-message sa akin si Malin, pasensyahan mo na si... May time kasi talaga na hindi ko masabayan yung ano mo eh. Yung joke. Akala ko seryoso. Yun pala joke. Akala ko rin minsan joke. Yun pala seryoso na. Kailangan, pag-aralan mo pa ako. Konting ano pa, konting taon pa na para makabisado ko na yung ano. Ano yung message mo sa mga viewers natin, sa mga gusto mo iparating sa kanila? Siguro, siyempre, una sa lahat, nagpapasalamat ako dahil nandyan kayo, sinasamahan kami, pinapanood yung mga video namin. Siyempre, alam naman,
tuloy, alam naman ninyo talaga na kung saan nagagaling yung tinutulong ni Sir Archie. Kung wala kayo, wala rin kami. Wala rin kaming maitulong sa mga beneficiary namin. Ayan ba? So, maraming salamat sa panood ng mga video namin. Like and subscribe. Yun lang, sa pag-antabay sa mga kawang gawa namin. Sana habang nandito kami, nandiyan din kayo. Suportahan niyo lang po kami para mas marami pa po kaming matulungan. Okay. So, ito yung first time na nag-vlog ako patungkol sa kanila. Dito sa Pobring Vlogger Team, lahat yan sila, ako, patas ako pagdating sa pagbibigay sa kanila ng mga benepisyo. Yan po ang ano ko. Sa sunod po ay makausap naman natin si Renz. Okay mga kapops, thank you very much po sa inyong panonood. Yan po ang ating one-on-one interview, insider interview dito sa Pobring Vlogger Team. Congratulations. Thank you, sir. Okay.